Okay, kabayan, muli po nagbabalik ang ating palatuntunang ating alamin sa Facebook Live ano po at saka sa YouTube sa ating alamin official kabayan. Napapanood po ang ating programa. Ang inyong lingkod ka, Jerry Jeronimo ng palatuntunang ating alamin. At ito po ay pumapasok sa larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan. At lahat po ng mga tanong na ating pong tinatanggap ay ating pong well, from time to time, sinasagot po natin hanggat sa makakaya po natin, kabayan. At dito po sa ating programa, pinag-uusapan din po natin ang iba't ibang mga issue, mga balita, kabayan, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang panig po ng daigdig. Ang kapiling po natin mamayang kaunti ay si, nakikita po ninyo, si Dr. Irvin De Leon Matel. Mamaya natin siya pababatiin, kabayan. Dr. Matel, meron ako dito mga ano mo ni, mga question ano po. Bibigyan natin ng espasyo ang ating mga viewers muna. Una, mula sa mga nagtatanong ukol sa mga seminars po ng GSK. Naku, very sorry po. Sarado po kami dahil lang po sa pandemic. Ano po? Walang opisina. Mula kay Tere Anos. Ingredients ang hinahanap po. Try po ninyo ang Carla Store sa Sukat Paranaque. Malapit lamang po sa exit ng sukat na nasa side po o kahilera po ng Loyola Cemetery. Ano po? Sa amin po, kabayan, pag normal na po, balik po ang ating GSK ng palatuntunang ating alamin. At yung pong ibang mga katanungan, kabayan, ay sasagutin po natin sa mga darating na pagtatanghal sapagkat mayroon po tayong, ano eh, mayroon po tayong sa loob ng isang linggo, siguro mga tatlong beses, ano po? At ang atin pong isa sa mga pinag-uusapan ay ang tungkol po sa mga gabay po natin sa pagtatanim sa ating likod bahay, ano po, sa ating backyard. Ito po ay pinag-uusapan po natin, hindi lamang halaman kundi pati na po ang hayop at isda, kabayan, ay ating tinatalakay. Para makatulong tayo, hindi lamang sa mga senior kung hindi sa mga kababayan po natin na nagtatanong po sa ating programa. Okay, yung request po ni Gerald Remulin, ukol sa sow production, inahin po ng mga baboy, kabayan. At yan po ang topic po natin ngayon sa araw na ito at guest po natin si Dr. Irvin De Leon Matel ng Cavite State University, kabayan. Magandang araw po, Doctor. Magandang araw po, Ka Jerry, at sa mga libo-libong subscribers niyo po. Pakilakasan lamang po, Doctor, ang ating ano. Magandang hapon po, Ka Jerry, at sa mga nanonood po at nakasubscribe sa inyong channel. Okay. Dr. Irvin, ang isa po sa mga naitatanong at maraming nagtatanong at ngayon po lamang po talagang pinagukulan ng pansin ay ang tungkol po sa sow production o ang inahing baboy. Ano po? Bago tayo magsimula dyan, pwede bang sa maikling pangungusap, ano po, ano po ang status po ng hog raising ngayon sa Pilipinas sa mga panahong ito na may pandemic po tayo? Nakikita po natin na marami po ang nagtatanong tungkol po sa pag-aalaga ng hayop na kagaya po ng baboy. Ano po ang status ngayon sa kasalukuyan? Ang status po, Ka Jerry, base sa inventory, according din sa ating Department of Agriculture, bumaba ng around 36% yung inventory as affected by, okay, Syempre po yung ating ASF. Ano po? Pinakas lang po. Opo, bali sa ngayon naman po, may mga areas na nagkakaroon na ng repopulation. Yung mga affected na areas na naging red zone before, napapasok na sa pink zone. So pwede na silang mag-repopulate, Ka Jerry. So especially Cavite po, nagkakaroon na po nung repopulation. Nag-start na po siya sa mga sentinel pigs. Nag-distribute na po siya sa kada bayan. Yung sinabi po ninyo na mahigit sa 30% na po na kalagayan ngayon sa pag-aalaga po ng baboy. Gano'ng kalaki po ang kung mabibigyan po ninyo kami ng halimbawa, gano'ng kalaki sa ating mga nag-aalaga po ng baboy ang nag-aalaga po ng mga inahin sa kasalukuyan at ilang ulo po ng inahin ang kanilang nailalagay, especially those of the backyard sector. Pag backyard raiser po kasi, considered sila as a small hold, ano po, Ka Jerry.
So sila po yung mga nag-aalaga ng inahin na 10 and below. Ano po? Pagka nasa medium scale, so ito po yung papasok ng 11 hanggang 50. Pag large scale po ay 51 pataas. Ano po? Sa ngayon po, ang pinakatinamaan talaga ng ASF ay yung mga small hold po, or yung tinatawag nating backyard. Medium at saka large po scale, hindi po sila masyadong ano, kasi in terms of biosecurity po o yung mga pamamaraan sa pag-iwas po ng pagpasok at paglabas ng mga sakit, yung biosecurity protocols at saka measures, facilities, mas ano po sila kumpara sa backyard po. Kaya masasabi po natin ay mas natinamaan talaga yung mga small hold. So ganun po. Before po is 70% commercial, 30% 70% backyard, 30% commercial. Ngayon po ay medyo bumababa yung backyard. Mm-hmm. Mas madami ngayon yung commercial pagdating sa swine ano po natin sa Pilipinas. Doctor, doon po sa mga binanggit ninyo, ano po, sa ngayon, sa pandemic, ano po, ang kalagayan natin ngayon, yung bang bilang ng mga nag-aalaga po ng inahin, kung ating pong babalikan ang ating pong mga pag-aaral, ay halos 10 biik ang ibinibigay, kung lumaki na po ito, parang baka bumaba pa ng 8, ano po, sapagkat meron ding mga casualty. Ito po ba, masasabi po ninyo na sapat para kumita ang ating pong mga nag-aalaga ng baboy na mayroong isa o mahigit pang inahin? Kajerry, ang kailangan po kasi para mag-break even sa pag-aalaga ng inahin is 6. Makapagbenta ng at least 6 na fattener. Fattener po ito, ano po Kajerry? 6 na fattener kada isang inahin. Ano po? So kung mga nganak po na 10, syempre may pre-weaning mortality, may post-weaning mortality, o yung mga namatay na pre-weaning, post-weaning at saka fattening mortality, ano po, so may namamatay na bago iwalay, may namamatay pagkawalay, at meron pang mga mamatay sa fattening stage. So ang kailangan po kasi nga para kumita is 6 na maibebenta na po as fatteners, para lang po break even yun, Kajerry, ano po. Pero sa presyo po ngayon ng baboy, alam naman natin medyo okay. Siguro po kahit hanggang 5 kikita. Basta ang practice nga po ngayon, yung ibang nagbebenta dati, yung faro to ano, sa winner operation, nagpa-fattening na po sila ngayon eh. So yung dating nagbebenta lang ng biik, pinapalaki na po nila kasi sayang yung kita sa pagpa-fattening. Yun po yung nangyayari ngayon. What would be the safest number, ano po, na sa pag-aalaga po nila na pwedeng i-maintain po ng isang nag-aalaga po ng inahin? Sabi nga po natin, mga yung pong mapapalaki, mga 6, ano, o pasabi na natin 8, yung ano po ang safest para po sa isang napakaliit na nag-aalaga po ng baboy? Yung talagang sabihin natin na super hira po sa buhay na gustong mag-aalaga ng baboy, ano po ang pinakamaganda, safest number na pwede po niyang alaga ang inahin? Medyo ano po siya, Kajerry, medyo subjective po yan po. Depende po kasi sa lugar, ano po, may mga zoning regulations po kasi tayo. Ano po ba? Depende rin po sa kakayanan, ano po. Minsan depende rin sa area kung ang mahirap po kasi, Kajerry, yung pagsusupply ng pakain. Ano po, alam naman natin, lalo pag fattener. Ngayon po may mga areas na mayroong mga active na mga kooperatiba, na meron silang mga programang feed assistance. Sa mga ganito kasi pong programa, hindi nahihirapan yung mga raisers na mag-supply ng pakain sa kanilang ano. So pag-aalaga po kasi ng baboy, input pagdating sa pagkain talaga yung isang malaking ano po eh. So depende po siya, Kajerry. Hindi natin masasagot kung ilan talaga yung bilang pinaka-safe. So depende po talaga sa lugar. Ano po? At depende sa kakayanan, sabihin natin technical at financial po. Ganun po, Kajerry. Yun po yung... Okay, yung pong binanggit natin ang feeds, ano po, pagkain. Magkano ba ngayon ang ano? Talagang ang pinakamalaking gastusin ng isang nag-aalaga ng baboy, kahit na po inahin o sa mga palakihin,
ay ang presyo po ng pagkain ay binibigay. Sa ngayon po ba, medyo may kataasan ba? Sapagkat doon sa mga issue tinanggap po natin, sabi nila nalulugi po ang mga farmer po natin sa pag-aalaga ng baboy sapagkat napakataas ng kanilang gastusin. Magkano po ang isang sako ngayon kung isusuma po natin ang kanilang gastusin paggamit po ng pakain sa kanilang alaga? Bali, ka Jerry, tumaas po kasi ang presyo ng mais ngayon, nasa around 20-21 pesos. Kaya halos 21. lahat ng kumpanya ng feeds nagtaas, ang range po around 100 to 170 pesos per bag. No po. Umabot po ngayon around 1.5 mahigit ang starter. So medyo mataas po talaga ngayon ng 1.5 starter. 1,500 po. 1,500 po per 1,500 ang ang starter. 50 okay. kilograms apo, yes apo. 50 medyo kilograms. Tumaas. Okay. Tumaas. Aha. Medyo nagtaasan po, nagtaasan po talaga yung presyo ng feeds ngayon gawa ng presyo ng mais at soya medyo na nagtumaas din na around 26-27 pesos po. Kumpara nung mga nakakaraang buwan. Okay, doctor. Itong sinisentro ko itong tanong ni Gerald Remolina na po tungkol po sa sow production. Unang tanong ko po sa inyo kung mamarapatin po ninyo sa ating pong pag-aalaga ng inahin, ano po ang maire-recommenda po ninyo that they would start from piglets o dun sa mga ready to breed na po na mga inahin? Kung sa akin ka Jerry, kung magsisimula lang po talaga, marami po akong nakita talaga, then na ikumpara ko rin sila. Mas okay po yung bumili tayo ng F1 po. Sa mga breeding companies. Kung meron naman tayong sariling kung meron na tayong established na farm, meron na tayong breeder existing, magkumuha na lang po muna tayo ng biik na pwedeng gawin, pilian na lang natin kasi dahil nga po sa ASF na yan, minsan yung bibilhan natin wala namang ASF but during transport may posibilidad po kasi na makuha nila yung doon. So kung may existing na, pumili na lang po siguro muna ng pwedeng gawing inahin doon sa ating existing na farm, sa ating livestock. Pero kung magsisimula po talaga, mas nare-recommend ko po is F1. Sa F1 po kasi, especially kung ang bibilhan natin is mga credible na mga kumpanya, pag medyo may palpak doon sa na-deliver nila, may pinapalitan nila. So mas mas marami po akong nakita na mas okay siya. So sa simula, yung mga F1 natin. So mas safe. Aha. Sige po. Aba, tapos kung magsisimula po, kung bibili tayo usually 10 gilts, usually po yan may free na isang boar. So yun yung mga promo ng yun po yung mga promo ng mga breeding company ng baboy. Yung pong bang binanggit ninyo, mayroon akong isang tanong dito, wala siyang gaanong puhunan. Pero ang kakayanin lamang po ay yung kung magmumula siya sa big gilt na rin siguro yung pong hindi naman ready to breed pa. Pero may mga nagbebenta po sa kani-kanilang lugar na mag-uumpisa po sa hindi pa naman F1. Yan ba safe po kung maibibigay po natin sa kanila ang payo? Safe naman po ka Jerry kung kilala talaga natin yung bibilhan po. Kasi posible po kasi kung bibili lang tayo sa sabihin na natin sa tabi-tabi iba po kasi ang karakteristik ng slaughter hogs or yung tinatawag natin na meron po kasi di ba ka Jerry na baboy na pangkatay talaga yung purpose. Meron na baboy na or biik na breeder talaga. So ngayon kung kaibigan natin or trusted talaga natin yung makaka-order tayo ng breeder. So wala, okay po yung ganun, Jerry. Kung mas mababa po yung puhunan sa ganun, pwede tayo magsimula sa ganun. May mga kaibigan po tayo na yan, ganyan po yung ginagawa. So kakausap sila, bigyan mo naman ako, bahaginan mo naman ako ng kumbaga dalawang inahinin. So ganun po. So syempre alam natin yung ginamit dun is talagang
Hindi yung mga terminal na bore. So, ganun po kasi. Pag napabigay kasi sa atin is pang fattener na ginawa lang breeder, medyo iba po yung performance niya ka, Jerry, kumpara sa talagang breeder ng mga animals. Hindi safe yun, ano? Kasi baka mamaya chapsu yung makukuha niyang fattener na gagawing inahin. Kung sabagay, yan ang nagiging common practice among our hog racers sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung mga backyard races po natin. Kasi sabi nga po nila, hindi nila kakayanin yung presyo po ng gilt o kaya ang presyo po ng F1. Magkano po ngayon ang presyo ng gilt at saka ang presyo po ng F1 sa ngayon na masasabi natin medyo may kagandahan po ang lahi? Sa ngayon po ka, Jerry, ang pinakamababa na is nasa 29. Medyo mahal po talaga ngayon. 29,000? Opo, nung nauso itong nung bagong pasok ang ASF, makakabili kayo nasa mga 15 or 11. Pero syempre tumataas ulit yung gumaganda presyo ng fattener. Ganun lang naman po siya ka, Jerry, lumalaro. Pag mahal ang baboy, mahal ang biik, mahal ang breeder. So medyo tumataas po siya. Ganun din. Dati nga ka, Jerry, kahit makakabili kayo buntis 15,000. Lalo yung medyo ninervyos na farm owner na gusto nang tumigil magbaboy. So ganun. Depende po. Depende agad sa lugar po ka, Jerry. Ganun yung ano. Yung practice ko nga po kasi ano, na air. Aba. Merong reaksyon. Ano po? Kung 29,000 daw po, pupunta na lang daw siya sa kapitbahay niya na nagbebenta po ng mga ano, ng mga gagawing inahin. Mas mura-mura daw po. Safe ba yan, doktor? Gaya nga po nung sabi natin kanina, Jerry, kung medyo barkada natin, kaibigan, alam natin yung... kasi nga po, kung ang ginamit is terminal na bore o yung, sabihin na natin, Duroc or Pitrain, sila po yung common terminal ng mga bores. Yung anak po kasi nila talaga is malalakas lumaki pero hindi sila magandang gawing inahin. So may mga karakteristik po kasi nung mga terminal at saka yung sinasabag, tinatawag nating dam line at sire line. So yun po kasi yung... Kaso sa nakikita nga po natin, ang practice ko po kasi ka Jerry nga, pag walang turo, pag Friday, Cavite and Batangas area, may nakikita naman ako pumili sa mga fattener. Okay din naman. Pero syempre, nire-recommenda talaga natin yung magsisimula na rin lang tayo, siyempre, magsimula na tayo sa maganda. Parang ganun po. Balik natin yung zero natin, ano? Sa back to zero tayo, back to this, from the very start tayo. Kung magpapayo po tayo sa kanilang mag-aalaga, itong mga mag-aalaga, lalo na mga backyard, anong pwedeng umpisahan nila? Kung papasok sila sa umpisa pa lamang sa pag-aalaga ng baboy, ibigay po natin yung pinakamagandang suwestyon, doctor. Oh, sige po. Bali siguro ang suggestion po is sa dalawang tao, ano po. Ang isa po kasing malimit na mapayuhan yung mga nag-retired. Kung saan man, ano po, retired na seaman, kapitan, syempre may pera po 'yan. So pag mga ganun po ang mapapayo natin, start sa F1. Pero kung medyo ka po sa budget, ang usual na pinapayo po natin is bumili ng sabihin natin 10 biik, fattener. Mm-hmm. So ito po is 15 to 20 kilos para palakihin nila until harvest. Then from sa 10 na yon, baka may mapipili tayo na pwedeng gawing inahin, pwede na pong pagsimulan yon. So sa mga backyard racers nga po kasi, medyo matagal kung mag-aantay tayo ng biik. So ang ginagawa, pinapayo ko po minsan ay bumili nga ng 10 biik, palakihin, ibenta yung hindi pwedeng gawing inahin, then yung pwedeng gawing inahin, yun po. Pwede siyang gawing breeder. So, ganun po yung nangyayari. Tapos, bumili okay na lang siya ng... Yes. Okay, doktor, puntahan po natin yung mga binanggit po ninyo. Alimbawa, pipili na siya ng gagawin niyang inahin. Ano po? Ano ang mga karakteristik o trait ng isang gagawing inahin para masabi natin, hindi naman talagang yung super duper na napakaganda. Ano po ang karakteristik na dapat niyang hanapin sa isang gagawing inahin? Opo, ang ideal po talaga na selection ano po, or pagpili is
nagsisimula pagkapanganak pa lang, ano ka, Jerry? Pero kung sa mga cases nga po na sinabi natin na yung pipili siya sa fattener, siguro ang isa pong titignan natin is yung laki niya. Siya ba ay pinakamalaki sa grupo o baka naman pinakamaliit? Ano po? Kasi yung body weight, yung isa sa tinitignan natin. Siya, then isa pa po is yung haba. Mas importante po sa isang inahin yung mahaba yung katawan. Pangatlo po is yung number nung dede. So dapat po is buhay. So at least meron tayong meron yung baboy na 7 pairs. 7 pares ng teats, ano po, na buhay. Hindi pwede yung inverted kasi wala po siyang ilalabas na gatas, ano po. Then tinitingnan din po natin yung paa niyan. So isa po dapat pag breeder animal is malakas yung paa. Po. So ito po ay may kaugnayan sa service serviceable years nung isang inahin. Kung gaano mo siya katagal magagamit. Tinitingnan din po natin yung kanyang vulva. Ano po, yung ari dapat po ay malaki or yung normal na size kasi pag masyadong maliit tinatawag po natin siyang infantile vulva. Minsan meron po tayong nakikitang ganun. Indikasyon po siya na hindi masyadong developed yung reproductive ano niya sa loob. Then minsan naman po nakatingala yung vulva. So may mga tinitignan po tayong ganun, Jerry. So yun po importante. Sige ho. Yes po. Apo, yun po yung mga ilang importanteng bagay sa ano sa pagpili ng inahin. Yung palang mga baboy na gagawin nating inahin na mayroon parang characteristic na ganun. Mayroon mga ari o vulva nito baligtad? Mayroon bang may mga super ang duper ba ang liit nito na hindi pwede? At saka yung pero makapasok ng husto, hindi po nakalabas yung kanyang ari po nito ng mga inahin. Ganito po nangyayari ba? Opo, meron pong ganun ka, Jerry. So kaya iniiwasan po natin yung pagpili ng mga ganun na inahin para wala tayong or maliit yung chance na may ma-encounter tayong mga problema sa ating pag-aalaga. Ganun po. Marami pong tinitignan dyan, Jerry. Doktor, yung po namang ano, yan, kunyari nakapili na siya at kinakailangan ito po ay mapakasta, ano po. Ano po ang pwede nating ipayo sa kanila sapagkat nagiging karanasan na rin po natin sa mga nakalipas na panahon, yung natural breeding system o yung pong artificial na bibili po tayo ng similya sa mga reliable sources po na kagaya po ng nangyayari ngayon sa maraming lugar sa Pilipinas. Dapo. Idadagdag ko lang po ka, Jerry, kung may mapipili tayo dun sa ating fattener, sa grupo ng fattener, halimbawa, mas maganda po, mas maaga, ay maihiwalay na natin siya kasi iba po dapat yung kinakain niya dun sa fattener na ano. Kasi marami ngayon na mga feed companies, merong meat enhancer po, kung tawagin yung feeds. So kumakapal masyado yung laman, so hindi po maganda yon or hindi siya ideal pagdating sa mga breeder. So mahihirapan pong mag yung cervix, di po ba bumubuka yan pag manganganak. Pag malaman po kasi masyado yung pigi ng baboy, so mas nahihirapan siya mag-expand. So ngayon po sa bago pakastahan, syempre papasok po tayo diyan dun sa mga may acclimatization phase, ano po ibig sabihin. Dito papasok yung mga bakuna, dito papasok yung pagpapakain ng mga dumi or inuna ng mga existing sows natin or yung mga namatay na lumabas na patay na biik sa ating existing lives na existing farm. Kung wala naman po, so pwede tayong magbigay ng bakuna, ano po, bago pakastahan. At ang isa pong importante rin is 2 weeks bago pakastahan kailangan siya mapurga. Ano po? At isa pong malimit natin rin makita, marami pong hog raiser masyadong excited magbreed. So ang ideal weight po kasi is around 130 kilograms. Ano po? So ito po dapat yung timbang ng baboy kung papakastahan natin siya or AAI. Ano po? So sa tanong naman po kung AAI o
natural sa panahon po ngayon is mas recommended natin yung AI. Bumili tayo ng similya doon sa mga farm na may CFS ASF certificate. Ano po yung sabihin na certified sila ng bae na negative. So na-test po siya, blood test. So pagka po kasi barako, mas malaki yung chance na pag bumiyahe yan, madala po yan sa loob. So ang ginagawa po ng ibang walang barako ngayon, o order ng similya, papadeliver, hanggang gate lang naman yung nag-deliver nung similya. Tapos kayo na po, sila na po yung nag-inseminate dun sa kanilang inahin. So mas safe po yung ganun relatively kesa sa yung tinatawag nating pabulog, bulog o bunog, parang ganun, or yung natural. So lugi na ngayon yung ano, yung mga kababayan natin na sumasabi, "Ay, barako kayo diyan." Wala na 'yon, lugi na 'yon. Kasi artificial insemination na ang nangyayari. Ano po? Mas safe pa. Hindi naman po kadiyan eh, yung isang pinupuntahan ko po sa Nasugbo. pinayuhan ko siya. Nagaano po siya AI, similya po yung binebenta niya ngayon. Dati ano siya, yung ang tawag nila sa Batangas Bangkulong. Yung parang sidecar, bangkulong tawag nila po doon, na sinasakay doon yung barako, then yun yung pinase-service pag ano. So ngayon po similya na lang, so medyo sabihin natin nag-upgrade na yung ano, yung service niya. Okay, dito sa tanong, ano po, magkano ngayon ang similya po? Depende, on the average po, kasi iba-ibang mga lugar sa Pilipinas, ano po, mga gaano po kamura at kamahal na po ang similya ngayon? Per dose po, per dose. Opo, pinakamura ko pong na dinig, ano po, or na ano talaga mismo sa, ito po, first hand ka, Jerry, sa ano, is 150 sa part ng Calaca, Batangas po ito eh. Then, meron naman po, umaabot ng 15. So, depende po. So, sabihin na natin, range is for 150 pesos hanggang 1,500. Ganun po siguro. Yung pong, ano, yung pong karanasan natin personal at saka yung mga ipinapayo, ano po, sa palatuntunan ng ating alamin, may mga nagpapayo na isang turok sa umaga at saka isang insemination sa hapon. Yan po ba sinusunod pa rin o kinakailang isa lang ang dapat na iturok? Tama po 'yun ka Jerry, ang rekomendado po talaga is dalawa. Ano po? Isa sa umaga at isa sa hapon. Ano po? Kahit po sa mga farm ganyan po 'yung ginagawa. So sa artificial insemination nga po, ang sinusunod natin is meron tayong tinatawag na morning, afternoon, afternoon, morning rule. Ano po? So ibig sabihin po ka Jerry, pag na-detect natin 'yung standing heat ng inahin or dumalaga sa umaga, ang unang saksak po niya or unang sumpit ay sa hapon. At yung follow-up dose po is kinabukasan ng umaga. Kung na-detect naman po natin yung standing heat sa hapon, ang unang sumpit po nun is kinabukasan ng umaga. Ang pangalawang sumpit po or yung second dose ay sa kinabukasan ng hapon. Ganun po yung ano, yung nire-recommenda kahit sa mga kung saan seminars po kayo umaten. So, ganun po yung... Ang ibig sabihin nyo, Director, ano, Doctor, kinakailangan meron pong repeat, kinabukasan, o ano po ito? Just to play safe, kinakailangan ba ulitin? Yes, opo, opo. Mas maganda po kasi yung, ano, yung conception rate pagka dalawang beses yung ating, ano, insemination. Kasi nga po, sa artificial insemination nga po, ang medyo, ano po sa kanya, is kailangan nating antayin yung ovulation. Ito po kasi yung paglalabas ng hinog na itlog ng inahin. Ano po, kahit po kasi isimilihan natin siya kung wala namang itlog pa na lumalabas, minsan po napaaga tayo or minsan hindi naman yun iniwasan natin yung mahuli. So hindi po siya mabubuo. So yun po yung problema doon. So kaya yung second dose po is panigurado. Ano po, ganun po yung practice talaga sa farm, Jerry. And even sa mga backyard raisers po natin. Okay, mabalikan po natin yung binanggit po ninyo, Doktor. Ano po? Ano po ang mga sinyales, mga signs para masabi po natin na yung ovulation o yung palatandaan na pwede na pong pakastahan o pagbigyan po ng artificial insemination ang isang inahing baboy? Ano po ang mga signs, palatandaan? Ang may signs lang po kasi ka Jerry is yung standing heat. Pero yung ovulation po kasi is wala tayong makikita.
kasi yung ovulation rate po is nangyayari po siya 38 hours pagka sa simula ng estrus or yung standing heat. Ano po? So kaya nga po binabase natin yung insemination, yung timing ng insemination sa standing heat based po sa 38 hours na ovulation. Kasi ang itlog po ay buhay lang po siya ng 6 to 8 hours dun sa ano ng baboy. Ano po? So kailangan po nating makuha talaga yung proper timing. Ngayon po kung sa senyales po nung naglalanding inahin, una po may mga ano naman po yan, pag sa mga farm, marami pong inahin, ayaw kumain, ano po. Tapos pag tinuunan mo yung, pero hindi po lahat, may inahin din na kahit naglalandi, magana kumain. Ano po. So pag ganun po, tutuunan natin yung likod ng ano, so tinatawag po natin itong hunch pressure test. So tutuunan natin yung likod ng baboy, tapos pag siya po standing heat, nakapirmis lang po yan kahit sakyan nyo. So ito na po yung tinatawag na riding the back test. Kahit sakyan nyo po yung baboy, hindi siya aalis. Tayo-tayo yung tenga. Pero sa mga farm po, madali siya makita kasi meron lagi tayong 15 minutes na bore exposure. So pinapasyal talaga yung mga barako dun sa part ng mga inahin. Ano po? Pero pag meron tayo kasi din mga racers po ka, Jerry, na wala namang barako, so inahin lang. Yun po yung ginagawa. Ano po? Daily yung monitoring, titignan. Pag nakita na medyo, ano, titignan yung likod, kakapain, tutuunan. So ito po eh, pag pumirmis, tatawag na yan ng ano. Then meron pong discharge dun sa kanilang vulva. May discharge po yung mucus discharge. So ito po yung mga ilang, ano. Pero pag dumalaga po kasi, makikita na dyan is namamaga yung vulva. Ano po? Namamaga, mapula siya na malaki. Pero pag kasi inahin na po ka, Jerry, ay hindi na siya masyadong makita. So kailangan mo siyang ano, i-monitor ng ayos. So pagka dumalaga, namamaga, ho, tsaka namumula ng kaunti. Pero pagka sanay na po sa panganganak, wala na. Pirmis na po yung kulay ng ari ng inahin. Ganun po ba? Opo, opo. Opo. Ganun? Kung may makikita man tayong namamaga, iilan-ilan po, pero karamihan po sa mga inahin hindi mo na makikita yung ganun po. Hindi naman nasesensor yung ganyang ano, no? Ganyang mga diskusyon, ano, kung pag-uusapan natin pag-aalaga ng baboy, no po, doktor. Ay, hindi ko lang po hindi ko lang po sigurado ka, Jerry. Doktor, naku, medyo mahaba po ito, no, pero gagawin nating serye ito sa ating palatuntunan. Sapagkat ang tanong ngayon ay tungkol lamang po sa mga inahin. Ano po? Dumako na tayo at pang huling tanong ko po dito at meron tayong mga katanungan din tungkol po dito. Kapag ka ito po ay atin pong nabigyan na ng artificial insemination, how many days do we have to count from the date na binigyan po natin ng AI hanggang doon sa panahon na makikita po natin na effective ang atin pong ginawang operasyon? Opo, sa mga maliliit na farm or sa mga sabihin na natin backyard racer ka, Jerry, ang ginagawa po kasi natin is tinitignan lang yung reheat. Opo, so pag naglandi siya, average po na 21 days, pero usually po ang pinapayo namin mag-start ng monitoring 17 days kasi meron pong inahin na nagre-reheat mas maaga, 17, nagsimula siya ng 17, pero average nga po ng 21 days. Po. So, ganun po yung pinapayo natin. 21 days, pag hindi po siya naglandi, another 21 days, which is 42. Pag hindi po siya naglandi ulit, pinapalagay po natin na siya ay buntis na. Pero, yun nga po, sa mga medium scale or mga large scale na operations, meron po kasi tayong tinatawag na yung Doppler radar. As early as day 25 po ka, Jerry, para po siyang stethoscope, ilalagay po, madedetect na kung buntis siya. Ano po? Pero sa backyard, ano po natin, ganun lang po talaga. Ano po? So 21 days, bibilang ng another 21, 42 days, pag hindi naglandi, buntis na po siya. Then sa ganung days po kasi, mahirap ang masabi kung titignan lang natin yung physical. Mahirap masabi kung buntis talaga siya o hindi.
Kaya nga po yung malalaking farm nag-i-invest sa mga ilang equipment para ma-detect natin yung kung buntis talaga o hindi yung isang inahin. Ano po? Kasi pag hindi po buntis yan, pinapakain lang natin siya ng pinapakain, parang may border po tayo na walang pakinabang. So, mas maganda magagawa na agad natin siya ng action. So, ganun po yung importansya kasi niya. Diba, alam naman natin, pag walang nabuntis, walang ipapanganak, walang ibebenta. So, ganun po siya ka-importante. Okay, finally, Doctor, ano po dito sa inahin natin, ano po, may mga sitwasyon, halimbawa, na bibili po ang isang nag-aalaga ng baboy ng similya sa isa pong bentahan po ng ano, sa isang laboratorio at ibibigay po sa kanya yung pakete na at nandun na po yung ano, yung parang ano, yung ang tawag doon? Yung catheter ginagamit po. Na instrumento. Ha? Yung catheter, Kajari. Yung catheter po, ginagamit niyang catheter. Yung ang iba, ano nga eh, nakita ko doon sa isang shooting ko noon eh, ang ginagamit po yung ano eh, yung tangkay ng dako ng papaya. Ang ginagamit, ano ho? Eh, itong